magandang araw sa ating lahat. Once again, Juliet Wu's vlog is here. So, ayan, today is February 11, 2021. In this video guys, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng cheese dito sa Switzerland. Ayan, dahil nga dito ako sa lugar ng Switzerland, ipapakita ko sa inyo yung cheese din ay isa din sa product na napaka-special dito na pagkain sa Switzerland, dahil dito is napakaraming farmer. Ayan, karamihan, maraming mga cow, kaya marami silang cheese dito. So, iba't ibang klase ng cheese. Mula sa shopping center, ipapakita ko sa inyo yung mga cheese na pinagbibinta doon. At ano-anong klase ng mga cheese. So, cheese in Deutsch is Käse. Yan yung mga pagkain nila dito na espesyal. So, tara na guys, samahan nyo ako. Ililibot ko muna kayo ngayon sa shopping center kung saan ako namimili ng cheese. Ayan. Tara na guys! Let's go! So, ayan guys. Ito yung cheese na nilalagay sa spaghetti. Itong ano? Grana Padano. Yan yung durog na at nilalagay sa spaghetti. Ito naman siya guys. May flavor siyang sili. Kaya ito, medyo maanghang siya na kese, na cheese. At ito namang mga cheese na ito, ito yung pinapalaman sa mga hamburger. At na, yun, pinapahid mo na sa tinapay pag nag-breakfast. Ito yung iba't ibang pang palaman ng burger. So, ito naman, ito yung cheese na gawa sa Appenzellerland. Ito yung produkto ng Appenzell na napaka special din sa lugar nila. So, ayan, ito naman, ito yung pang-raclette cheese, pang-raclette kese. Ito yung ginagamit especially pag winter time. Karamihan na ginagamit pag winter is nag-raclette yung mga tao dito sa Swiss dahil sa lamig. Iba't ibang klase ng cheese. Ito naman, pwede siyang pang-breakfast flavors. Fruit flavor. Ayan. Ito naman siya is kailangan ito sa pagdating ng winter, cold time. Ito yung tinatawag nilang cheese. So, fondue kasi. Ito yung masarap pagdaglamig. Ayan. Iba't ibang mga kasi or cheese yung makikita natin. Super dami. Super dami cheese dito sa Swiss. So, ayan. Super dami yung pagpilian mo. Pwede kang mamili dyan ng mild lang yung amoy. At mayroon din napakatapang yung amoy ng cheese. At ang sabi nila, yun daw yung pinakamasarap na kese or cheese yung medyo matagal na gawa nila. So, ayan guys, ito yung mga cheese na pwede natin pagpilian pag namili tayo dito sa shopping center. Itong cheese or kese na ito, ito naman yung ginagamit pag gumagawa ka ng tomato salad.
Ito yung cheese na hindi pa na-slice. Sa kaalaman ko, mas masarap yung cheese pag pinapatagal siya ng 1 year or 1.5 years bago kakainin. Ito ay mga gatas ng baka, gatas ng goat, at gatas ng sheep. So, kahit sa ang party, hindi nawawala sa table nila yung cheese, ang special nilang mga pagkain. So, kahit sa salad, pagdating ng summertime, lagi silang may salad na nilalagyan nila ng cheese or kese. Ayan, yung mga salad nila pagdating ng summer, ayan yung kinakain nila. At ito, mayroon din silang tomato salad na nilalagyan lang din nila ng mozzarella. Yan yung mga pagkain nila pagdating ng summertime. Dahil tag-init, puro salad yung kinakain ng karamihang tao dito sa lugar ng Switch. Ayan guys, of course, sa spaghetti, hindi din talaga mawawalan yung special na cheese yung nilalagay nila. Guys, itong mga kese guys, mayroon siyang special din pagdating ng taglamig. Itong pundo, ayan, sinasawsala siya sa ano, niluluto siya. At itong raclette, yan din yung niluluto din siya na kese. So, ayan guys, pag winter kasi, kailangan mga mainit din yung kakainin. And then, so, mayroon din nag-fundo. Fundo kasi and raclette. So, sa raclette, guys, ayan, ganyan ginagawa. Nilalagay sa machine para matutunaw. At mayroon din siyang mga pinaglalagay na mga vegetable. Yan. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy ang lahat. And ingat lahat na mga OFW saan mang solo kayo ng mundo. Ingat tayong lahat. And God bless. And thank you so much. And bye-bye sa inyong lahat.